Actually, tatlo yung motor na nakatambak pala sa bahay. Since hindi nagagamit. So, yung unang-unang motor na naandoon, mga buddy, first year high school pa lang ako, motor na yun. So, ito mga buddy, no? Ito yung ating Suzuki GT110. Bali, huwag nyo nang pansinin yung background natin. Dahil dating bodega to, nandun iba at aayusin, no? So, dito nakalagay yung ating mga motor. At meron pa tayo isang motor doon, yung Yosung na 2-stroke. And ito yung ating gagawin project bike. So, pakita ko sa inyo. Yo, what's up mga buddy? Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Motobad. So, kumusta kayong lahat mga buddy? So, medyo excited lang ako ngayon. Ayan. Dahil pupunta ako ron sa amin, sa bahay nila mama. Ayan, kina Tito Church TV, no? At pinag-iba kasi yung bodega sa likuran namin. So, na-excite, no? Dahil sa pagpapag-iba ng bodega. Hindi, bali, ayan, pasok muna tayo dito. Kaliwa tayo. Traffic kasi ron sa intersection eh. Dito tayo daan. So, kaya ako na-excite mga buddy, no? Nung giniba yung bodega ron sa likuran, nakita namin na naandun pa pala yung dalawang motor namin. Actually, tatlo yung motor na nakatambak pala sa bahay. Since hindi nagagamit. So, yung unang-unang motor na naandun mga buddy, first year high school pa lang ako, motor na yun. Ginagamit ko na yung motor na yun. No? Scooter yun, yun yung 2-stroke. Kasabayan siya ng mga Dio. DU1, ayan. So, hindi ako nagkakamali. Huling rehistro noon is 2001 pa. So, napakahaba na ng panahon, no? Kung kailan pa, ano, kung kailan pa huling na-rehistro yung motor na yon. But anyway, hindi yung scooter na yun ang nais ko or gusto ko i-share sa inyo mga buddy, no? Habang nabiyahe tayo papunta ron, pagkwentuhan na natin or pag-usapan na natin itong nasa isip ko regarding dito sa mga motor na nakatambak doon sa amin, no? So, meron kasi isang motor doon, mga buddy, na Suzuki GD110. Ayan, binili yan ni Papa noong, kung hindi ako nagkakamali, 2015 or 2016. Meron siyang kasamang sidecar. Ayan, uy, ingat kayo, ingat. Merong kasamang sidecar yung mga buddy. Pero hindi siya pang pasada or hindi siya ginagamit sa pagbiyahe, pambiyahe, no. So, binili lang ni Papa yon. Ewan ko kung bakit niya naisipang bilhin yung tricycle na yon, no? Yung Suzuki GD110 with sidecar. So ngayon mga buddy, ang gusto na lang nitong mangyari is ibenta na lang yung motor. Kasi nga andun lang naman sa bahay, nakatambak lang, hindi ginagamit, no. So nanghihinayang ako. At merong pumasok na idea sa akin regarding doon sa Suzuki GD110. So, samahan niyo ako mga buddy, pakikita ko sa inyo yan. Gagawin nating project bike yung Suzuki GD110. Pag-iisipan ko kung anong concept, pwede siyang maging scrambler or cafe racer, hindi ko pa alam. Basta bahala na kung anong kakalabasan ng Suzuki GD. And pakikita ko lang sa inyo yung issue niya kung bakit siya ba hindi na ginamit ni Airpat. Bigla na lang kasi siyang ayaw gamitin ni Papa, no? So, hindi laspag yung motor. Hindi siya ginamit sa pampasada. Hindi. So, talagang, ano lang siya, talagang binili lang siya sa hindi ko alam na dahilan kung bakit, no? So, hanggang sa nabenta yung sidecar, then, eto, yung motor na iwan sa bahay. So, ang dami pang pwedeng ayusin sa kanya. Unang-una na lang yung plaka niya. Alam ko wala pa yung plaka niya, no, nasa kasa pa. At dapat pala mapa-change plate ko siya. Kasi dati siyang may sidecar eh, 'di ba? Para magamit natin. Pero sa huli natin ang ayusin 'yan. Ang mahalaga ngayon is ayusin muna natin siya, mapa-under muna natin siya. Pakikita ko sa inyo mga buddy kung ano yung mga minimal issue niya. Kung bakit hindi na siya ginamit Papa. Alright. Pasok muna tayo dito para hindi traffic. Hoy. Thank you. Yun, bait naman ni Kuya.
So gusto na kasi ibenta ni Papa yung motor, no? Nang ihinayang lang ako dahil maayos naman yung motor. Hindi naman siya yung laspag na laspag. Yung nga lang, sa plano natin ngayon mga buddy, no? Hindi natin yan kayang gawin kagad ng isang biglaan. Dahil nga unang-una magastos yung plano natin. Kung project bike siya, talagang pagkakagastosan natin yan. Alright, so yun, sana magawa natin to, sana matapos natin, sana matuloy itong project bike natin na to, no? Andyan na yung unit, pera na lang ang kulang para maging maayos itong project bike natin. So since mahilig naman tayo sa motor, kesa bumili tayo ng ibang motor, diba? Bumili tayo ng ibang brand, ibang model, subukan natin ayusin to, gawin natin project bike to. Kaya lang may question lang ako mga buddy habang traffic, no? May tanong lang ako regarding dyan sa pagmamodify ng mga motor. Pasok muna, pasok. Yan. Kung may idea kayo mga buddy, just leave your comment below. Wala kasi akong idea dito sa itatanong ko sa inyo. Once ba nag-modify tayo ng motor, paano ba yung proseso nyan pagdating sa LTO? Siyempre mag-iiba itsura nyan, no? Kapag nagkaroon ka ng modified na motor, yung talagang as in nabago itsura, no? Wala akong idea mga buddy. Kung meron kayong idea dyan, just leave your comment below. Kung may re-rehistro pa ba yan, paano lalabas doon sa papel niya mismo, diba? So kung may idea kayo, please patulong, pa-share naman dyan. Just leave your comment below mga buddy. Alright, so traffic, mukhang mahaba-haba itong traffic na to, ah. Ano nangyari dito? May aso pa. Walang aso. Laki ng aso. So ayun nga mga buddy, naipit na tayo dito sa traffic. Hanggang Tejero yata itong traffic na to. So balikan ko na lang kayo mamaya mga buddy, kapag andan na tayo sa bahay nila mama, no? At kaharap na natin yung mismong motor na gagamitin natin project bike. Alright, so balikan ko kayo mamaya. Alright mga buddy, so andito na tayo ngayon sa bahay nila mama, no? So medyo marumi yung lugar kasi pinapaayos. Ito kasi yung bodega dati mga buddy. And dito nakalagay yung motor na gagawin natin project bike. Alright, yung Suzuki GD110. So pakita ko muna sa inyo mga buddy yung ating Suzuki GD110. Alright, so ito mga buddy, no? Ito yung ating Suzuki GD110. Bali, huwag nyo nang pansinin yung background natin dahil dating bodega to na giniba at aayusin, no? So dito nakalagay yung ating mga motor at meron pa tayo isang motor doon, yung Yosung na 2-stroke. And ito yung ating gagawin project bike. So pakita ko sa inyo mga buddy. Alright, so pagpasensyahan nyo na, ang kapaligiran natin medyo marumi. Kung makikita nyo itong green bago tayo dun sa Suzuki GD natin, kung nakikita nyo to, ito yung 2-stroke, no? Na Yosung 2001 nga, 2001 pa yung kanyang huling rehistro. So ito yung motor ko na service nung ako'y high school, first year high school kung di ako nagkakamali, no? Yan yun. But hindi ito yung focus natin ngayon, sa susunod pa yan. Ito yung pinaka-focus natin. Alright, yung Suzuki GD110. Ayan. So kung makikita nyo mga buddy, no, yung makina nya, ito. So pinaka-issue lang talaga nito nung una kung bakit hindi ginamit ni Papa, dahil nag-overflow. Sakit siguro ng GD yon, nag-overflow. Pero kung papansin niyo yung makina niya mga buddy, wala pa siyang tagas na kahit na ano, no? Wala siyang tagas ng mga langis. So ang main issue lang talaga, nag-overflow. Alright, so yung mga flarings niya, eto. So aayusin lang yan. Alright, ayan. So yung kanyang mga mags, yung rim set niya is puro kalawang. Ayan, okay, kinakalawang na, diba? So kinakalawang na yung GD. And papaayos natin to. First na gagawin natin sa kanya is paandarin muna natin yung aking aso. Ayan, paandarin muna. Then to kinakalawang. Ayan, yan yung mga sakit niya, no? Dahil 2 years na siyang naka-stack. 2 years siyang hindi na pinapaandar. So ayan, ang mileage niya, ang tinatakbo niya 12,000 pa lang mga buddy. So 2015 to 2016 model, 12,000 pa lang ang tinatakbo. Yung tangke, siguro baka makuha sa linis. Kung hindi kayang kunin sa linis, baka papintahan na natin to kay
kay parang Edward sa Moto Garage. Alright? So, ito ay tsura niya. Ayan. Kompleto mga signal light, ilaw. Ayan, oh. Diba? So, wala pa siyang katagas-tagas mga body talaga. Wala pa. Ito yung motor na ating project bike na gagawin. Alright? So, preno. Clutch. Ayan. So, gulong, palitin na rin. Papalitan na rin natin yung mga gulong. Lahat, ayusin natin dyan. Alright? So, ito yung ating project bike. Abangan nyo mga body kung anong kalalabasan ng motor na to pagkatapos natin. Pero, syempre, hindi pa ngayon dahil nga unang-una sa lahat, magastos. Alam nyo na, diba? So, pag-iipunan pa natin yung pampaayos natin dito. So, wala akong idea kung ano ang gagawin dito. Basta ang alam ko, ang issue lang nito is nag-overflow. Yun lang. So, kung makikita nyo naman yung makina, wala talagang tagas, no? Ang gusto kasi ni AirPat is mabenta na tong motor. Eh, nangihinayang naman ako. So, bagong-bago. Sayang naman to. Actually, bago to. From 2016, 12,000 lang ang tinakbo niya, diba? So, sayang naman kung mabibenta. Bakit hindi natin gawing project bike? Alright? So, yun. Pagpasensyahan nyo na. Giniba kasi yung bodega. Ayan, bodega kasi to. Dati, to buyan. Bodega. So, nung giniba yung bodega, tinanggal yung mga nakatambak, lumabas tong motor na to, at kulay green na motor. Diba? Actually, may isang motor pa ako dun. Nandun. Yung Kawasaki Fury. Pero, yung dalawang motor na yun, saka na yun. Ito muna gagawin natin. Yeah, pinag-iisipan ko kung anong magandang design, kung anong forma gagawin natin sa kanya. Kung may mga idea kayo mga buddy, just leave your comment below kung ano ba bagay sa kanya. Kung scrambler ba, 'di ba? So, ito ang itsura niya. Pagpasensyahan niyo na yung itsura ng lugar dahil talaga marumi. All right? Ayan oh. So, napaka-solid niya mga buddy. Napakaganda niya pag naayos. Talagang magastos lang talaga. So, may napansin ako, wala na rin pala yung busina. Nasaan na kaya yung busina nito? No? Wala na yung busina. Siguro tinanggal yung busina. Pero alam ko, ilaw, may basag ang ilaw. May lamat. So, ayusin natin yan. Alright, signal light. Then, lahat ng preno, ayusin natin. Ayan. So, ang alam ko lang talaga main issue is nag-overflow yung Suzuki GD110. Parang sakit na ng Suzuki GD110 yan. So, yun. Ito na siya, mga buddy. Ayan na siya. Yan ang ating gagawing project bike. Napakarumi lang kasi nga dalawa, tatlong taong siya nakatambak. Kaya ganyan na itsura niya. Pero ngayon, napag-desisyon na natin na ayusin natin itong Suzuki GD110. Share nyo lang sa akin mga buddy kung anong magandang forma sa kanya, kung ano yung dapat gawin sa kanya. Diba? Para at least kahit paano, lumabas yung ganda ng motor. At the same time, yung gulong, palalakihan natin. Dahil yung gulong na yan is galing yan sa Kawasaki Fury. Nilagay lang namin dyan. Yung harap at likod. Ayan. So, first owner, brand new binili. Kesa mabenta, gawin natin project bike. Alright mga buddy, so yun. Abangan nyo yung mga susunod na episode natin sa pagbibuild natin ng motor na to. At pakikita ko sa inyo lahat kung ano yung pagbabago niya. Simula nung ganito yung itsura niya hanggang sa mag-iba ang itsura niya. No? So siguro gagawin muna natin, ipunin muna natin yung mga pyesa. Orderin muna natin yung mga kailangan natin. Para kahit pa paano, pag binuo siya, dere-derecho. So sana supportahan niyo ako dito sa ginagawa natin project bike mga buddy. And sana abangan nyo pa rin. No? And pati yung mga presyo, kung magkano magagastos natin, lahat ipakikita ko sa inyo. At the same time mga buddy, kung ano yung unang-unang gagawin, dahil ang kailangan munang magawa dito is mapaandar natin siya. Dahil tatlong taon, 2 or 3 years siyang naka-stock. Alright? So, shoutout Moto Garage, parang Edward, tulungan niyo ako dito. Shoutout sa inyo. Alright? So, hanggang sa muli, see you to the next episode mga buddy. Always remember, ride safe, keep safe, and God bless. Peace.